good morning mga ka-PM. So today, ang ipapakita ko sa inyong video ay tungkol sa aking Upo Amazing sa Timba. So guys, samahan niyo ako. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe mga ka-PM. Tara na, arat na tayo sa aking Upo Amazing Timba. Pinagtaniman ng upo. So, nasa timba lang po siya, promise. So, ayan, yung timba yung pinagamitan namin before ng construction sa pagpapagawa ng bahay. So, super nakakatuwa dahil nagamit pa rin namin siya. So, nilagyan ko siya ng lupa. So, may tumubo na isang upo. So, ayan yung pinaka puno niya. So imagine na kung isipin mo parang hindi na siya mabubuhay, but then so ayan, so naglagay kami ng mga buho para akyatan niya. So diba ang ganda, at the same time eto na siya, bumubunga na siya. Oh my god, wow! Diba ito yung unang buno niya, so hindi pa kami nag-harvest kasi natutuwa pa ako at gusto kong i-share sa inyo yung upo na aking tinanim. So ito yung pangalawa na bunga niya. So ayan, di ba? So ito yung pangatlo niya, kasalukuyang nagpapalaki. So guys, di ba? So napakaganda pala na tanim ng gulay ngayon. So kung nagtitipid ka, hindi mo na kailangan na bumili ng bumili sa market. So ayan, so I'm hoping na marami pa siyang ibubunga dahil napaka healthy naman yung pag-akyat niya sa buho na ginawa namin. So dati bakante lang to, so ngayon napakinabangan namin. So nagtanim lang kami sa timba ng isang puno. So ayan na po yung kinalabasan. So ayan yung mga bunga niya. So di ba ang ganda? So makakatikim ako ng sarili kong tanim na upo. So sa mga konti lang yung space sa bahay, i-try nyo din to, yung pagtatanim lang ng upo sa timba. So ayan, tapos pagagapangin nyo lang siya, mag-provide lang kayo ng gapangan niya. So ayan na po, so double purpose siya, pwede kaming mag-stay dito sa likod dahil malilim na siya gawa ng kanyang mga paggapang mga dahon. So napakabilis lang palang mag buhay ng upo. So ayan, I hope guys na nag-enjoy kayo sa aking upo. Amazing. So ayan na siya. So bukas siguro ulamin na namin to. Dahil hindi rin naman maganda kung magulang na, diba? So guys, I hope na meron na naman kayong idea kung paano magkaroon ng gulay kahit na maliit yung space. So pwedeng-pwede pala, basta bigyan nyo lang siya ng pagkakapitan. So ayan guys, diba ang ganda-ganda, grabe. Mga mangha ka talaga sa bunga niya kasi masipag siya magbunga. So ayan, kakaiba yung kanyang bunga, hindi siya pa haba, medyo pa oval siya. So yun lang guys, na-enjoy ba kayo sa aking Upo Amazing on Timba? Diba, pwede talaga pala na magtanim tayo ng gulay kahit na nasa maliit na posisyon lang ang ating bahay. Basta, luwan lang natin ng paraan, diba, na magkaroon siya ng
aakyatan. Basta magtanim ka lang sa isang timba, pwedeng-pwede pala, diba, mga ka-3M. So, sa mga nagtatanim dyan, huwag po kayong mag-alala. Basta't marunong po kayong maghintay, manalangin, at magtiwala na lahat ay darating din sa tamang panahon. So, guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you and